Ako, payo ko naman. Eh, kumuha lang ng sapra. Huwag natin dinadakma yung dalawang tray ng itlog. Oo. Mga kababayan, yung ginawa doon sa ano yung Mapayapa Street? Maginhawa. Maginhawa. In QC. Oh, si Anna ba yun? Ann. Ann Patricia Non. Ann Patricia. Non. N-O-N po yung oh, Ann Patricia, yung taga Quezon City. Yung kanyang kabutihang loob, no? Dahil maganda ang intensyon, naturally nagkaroon ng growth ginaya. Kasi kung hindi maganda at bilasa yung intensyon, no, yung halimbawa eh pakitang tao, ano, hindi mararamdaman ng tao yun eh. Pero sa kagandahan ng loob niya, nakaisip sila ng idea sa community, nagkaroon sila ng anong tawag, community pantries. At natutuwa ako. Ako lalo na yun, nakikita ko sa Pinobal, Sampaloc, no, yung mga daming mga taga Maynila na naggaya. Tapos ngayon buong Pilipinas na. Kumbaga si Ann nabasa ng ulan. Oh, dumami. Oh. Eh yung ginawa ni Ann, eh maganda 'yon. Oh, kasi alam niyo, ako 'yan din natin yung kababayan na. Oh, pero dapat nakapurihan. Bakit? Eh mabuti yung gawain eh. Pagkakawang gawa. Eh di ba gabi-gabi kayo nanonood dito? Naalala niyo sinasabi ko sa dulo ko lagi sinasabi. Ano panawagan ko sa inyo? Oh. Mahalin niyo ang inyong sarili. Magmalasakit kayo sa kapwa. O eh, marami nang nagugutom. Kaya nga tayo nagplano for 2021. Mamaya i-report ko sa inyo yung food security program. So yung ginawa na yun, community pantry, nagbunga at lumabas ang kabaitan ng tao. Yung naturalesa ng tao, yung pagiging mabait sa kapwa. O dapat tularan. Kaya hindi na inutos. Tinularang kusa ng barangay chairman, ng ordinaryong tao, ng may pera, ng may konti lang ang kakayahan, lahat ng uri ng tao naglabas, no? Ng kanilang mga pagkain at isinere sa taong dadaan. No? Sabi nga, tumulong ng kaya lamang, kumuha nung sapat lamang. So, sumabog sa Maynila. And I'm proud of you, mga batang Maynila. Walang masamang mangopya. Nakita nyo naman ang mayor nyo. Nangongopya din naman ako. Pag maganda. O, tapos implement. Katulad ng ginawa ninyo, I'm so proud of you, no? Mga batang Maynila. Pero, eh, may mga ilang ahensya ng gobyerno, eh, hindi natin maintindihan kung bakit. Ano? Eh, siguro baka misinform lang sila. For whatever their reason is, eto ngayon na naging polisiya ng Maynila. Ako po ay naglabas ng polisiya kanina na hindi kailangan ng permit ang paggawa ng kabutihan. Ang paggawa ng kabutihan ay kusang ginagawa. May nakatingin o wala. Katulad ng ginawa nung Ann. Wala naman nakatingin sa kanya eh. Nakita lang yung ginawa niya at nakahawa siya ng kabutihan. O siya naman, marami sa Maynila, imperne sa mga batang Maynila, ah, talaga. Kaliwat kanan, kahit kanina may nagme-message. Yorme, meron kami itatayo bukas. Yorme, may ganito kami. O, hindi ba? Dapat. Yun ang tama. Eh, yun ang panawagan ko sa inyo, mga batang Maynila. Unawain natin ang kapwa. So, ako po, ah, nagpapasalamat ako sa mga barangay chairman, tao, kagawad, kung sino man na napakarami sa Maynilang gumaya. Proud na proud ako sa inyo. O, ngayon ang policy ko. Tinawagan ko, ay tinext ko si General Francisco at siya naman ininforma niya lahat ng presinto. Walang huhulihin sa community pantry. In fact, hinihikayat natin yung bayanihan. Ang bayanihan ay isang tradisyon, kaugalian nating mga Pilipino na nakakaiba sa buong mundo. Umiral ang bayanihan. Dala ng kusang loob, no? Yun ang maganda. O, kaya kayo, lahat kayo mga nanonood sa Maynila. Ayan, yung sinasabi ko sa iyo, Pinobal. O,
Yan yung sinasabi ko na nakita ko rin sa Facebook. O ngayon, kayong lahat yan na gustong tumulong, go ahead. Yung ginagawa ninyo, eh nakakagaan pa sa amin, mga taong gobyerno. Kaya the least thing na in-expect nyo dapat sa amin, eh to say thank you to you. O kaya, on behalf of the city government, sa lahat ng gumawa ng kabutihan sa kapwa, maraming salamat sa inyo. O ang policy ha, o mga presinto, walang uhuli. Pero mga kababay, may panawagan ako. Dalawa lang ang panawagan ko, no? Ipakalat natin yan, pero may panawagan ako. Walang magsisiksikan, ha? Susunod pa rin tayo sa halituntunin na pinatutupad ng minimum health standard. Di ba? Pwede tayo magkawang-gawa, pero pwede rin tayong masunurin at may disiplina. O. Pangalawang panawagan ko, o, mga kababayan, eto mukhang ano to eh, yung katulad sa nangyari sa Batanes ba yun? Ano yung sa Batanes? Honesty store? O ito, parang honesty community pantry, no? Ako, payo ko naman. Eh, kumuha lang ng sapat. Huwag natin dinadakma yung dalawang tray ng itlog. Oh. Pwede naman yung kuha ka limang itlog. O di, I mean, isipin natin na may iba pang darating. Oh, yun lang ha. Ako paalala ko lang yun. O kusang bigay, kusang kuha, pero huwag malasakit sa susunod. Kasi baka may dumaan din ng nangailangan. Ha? O yun din natin. Kuma, meron pa supot sa likod ng wepax eh. Di ba? Basket kung basket eh. Huwag naman o. Oh. Eh, maganda na yung ginagawa ng tao. Dapat tularan, paramihin. Ayun ang gusto ko lang sa inyo, no? Basta sa Maynila, tuloy nyo yan. Hindi nyo kailangan ng permit. Good deeds need not no permit. Pero lang yan. Aha. O sige, tuloy nyo yan, ha, mga batang Maynila. O, palakpakan naman sa mga batang Maynila. Ha? Totoo yan, napakarami. Nakikita ko sa... marami salamat sa iyo, Anne. Na-inspire mo yung aking mga kababayan sa lungsod ng Maynila. O kayo naman, sana mabasa kayo ng ulan at lumaganap sa buong Pilipinas. Di ba? O, meron ba silang tanong? From Maan Espinosa. I am planning to start a community pantry in Barangay 116 in front of San Tondo, Bosco sa Church. Tondo, 116. Will this be supported by the local government and will I be secured that I will not be red tagged or harassed by the police? Thank you, Your Walang aharas sa inyong pulis. Hindi nyo kailangan ng permit sa barangay. In fact, marami nga ako kilalang barangay chairman sa Maynila. And kanina lang, inakita ko si, ano yun eh. Chairman Gutierrez yun, kung di ako nagkakamali. I-post mo nga ulit. Ayan, baby yan eh. Baby Gutierrez yan eh. Kung di ako nagkakamali. Ayan, barangay chairman yan. Diba? Oh, eh, basta do it. You have the support of the city government. Isa lang nga ang pakiusap ko, walang lalabag sa minimum health protocol. Ayun lang, wala. Siguro naman, hindi naman mahirap sundin yun. Ginagawa nyo naman na yun araw-araw. Tapos, magmalasakit sa susunod. Yun lang po. Wala nang ibang tanong? Wala na po. Sige. O yan ha, yan po ang policy natin. At in fairness kay General Francisco, nag-report siya kagad sa akin. Walang reported na hinuhuli sa Manila. O marami salamat to the men and women of Manila Police District headed by General Francisco. Ha? Maraming salamat po sa inyong panonood. At kung hindi nyo pa napapanood ang iba kong videos, nandiyan po ang previous videos at my suggestion. At huwag po ninyong kalimutan na i-click ang subscribe button para updated po kayo sa aking mga ilalabas. Hanggang sa muli, bye-bye!